From Abedan to the whole Ateneo community, maraming salamat po. At sa lahat ng bumubuo ng faculty, staff, estudyante ng pamantasan ng Ateneo de Manila, mga kaibigan, panahon na palang bigyan ako ng Lifetime Achievement Award. Sus, may hintay ako ng hintay na maging outstanding young men, ibiglang po, pang Lifetime Achievement Award. Pero napakatamis ng gabad na ito. Noong binanggit kasi sa akin na ako raw ay tanglaw lang Lahi Award, tinignan kong listahan ng mga nagdaang nagwagi at tumindig ang balahibo ko. Maihahanay nga ba ako sa kanila? Una, ano bang nagawa ko sa buhay ko kundi mga bagay na inakala kong tugon sa pagkat na pangangailangan lang naman. Hindi ko inisip na gagawa ako ng obrang magiging legacy sa mga susunod na henerasyon. Hindi naman ako ganun kayabang eh. Ang mga nilikha ko ay para sa takdang panahon at lugar. Ikalawa, ang gawad na ito ay hindi lamang para sa akin. Sa aking trabaho kasi, hindi na po kumpleto ang likha ng walang ibang nakikialam. Laging kasali ang lovers, family, director, producer, artista, kompositor, o singer, gitarista, editor, etc. Hindi lang ako. Kaya gusto kong banggitin ang ilan sa kanila. Una ang aking ina, si Gloria Carlos Vera. Alam kong pinagmanaan niya ako ng lakas ng loob eh. Lalo na sa harap ng kabiguan at napakarami nun. Higit na marami kesa talumpay. Ang pagkilala sa lakas ng loob na ito'y hayaan yung igawat sa kanya. Hindi pa man niya ako iniisip gawin, taglay na niya ito kahit nung siya'y 16 anos pa lang, nung magpatay-patayan siya kahit binayoneta siya ng sundalong hapon noong 1944 sa madugong masakar ng Lasal. Na-survive niya yun. At dahil doon, eto kami. Ang dalawa kong kapatid, sina Marilyn at Finina, ang nagturo sa akin maintindihan ang samang dulot ng diktadura. 11 anos pa lang ako noon, nakikita ko na silang nagrarally at nagtitikit. Sinasama nila ako sa Ateneo sa Patifaura para hindi maghinala ang mga magulang kong worried sa kanilang aktivismo. Nalaman ko sa murang edad ang dilim na dinulot ng martial law. Ilang taon nang nagdaan, sumali ako sa Philippine Educational Theater Association. Naging anak ako ng PETA at doon ako namulat. Dahil na rin sa kilusang lihim na sinalihan ko sa loob nito. Sa tatlong dekada, hinubog ng PETA at ng kilusan ang aking pampolitika at estetikong kamalayan. Natagpuan ko ang boses ko bilang dramatista at manggagawang pangkultura. Iginagawad ko sa kanila, partikular ko na C.B. Garoncho at Nanette Matila, ang mga una kong guro. Gardy Labad, Ar Santos, Gigi Karunungan, Maribel Legarda, Ben Cabangon, Fritz Benedict, at marami pang iba. Hindi katakataka na ginawaran nyo rin ng PETA noong 2007. Sa UP, nakilala ko si Chris Villado, estudyante pa kami noon. Dahil sa kanya, naisulat ko ang una kong adaptasyon sa dula, ang Our Town ni Thornton Wilder. Ang pangit. Pero, ang magandang ibinunganoy ang aming pagkakaibigan na nagpalalim ng unawa namin sa estetika at politika. Katuwang ko siya sa pagtanggap ng gawad na ito. Para sa patatag, dahil sa sigla at lalim ng passion sa musika at kalayaan, marami kaming pinagdaanan. Mula sa mga rally, kung saan ang isa sa amin ay nabaril, hanggang pag-awit sa Cordillera hanggang Davao, magkakaibigan pa rin kami. Sa mga miyembro na narito ngayon, si Doji at si Upeng, si Mitch. Sa yumaong si Rene Villanueva at Charlie de la Paz, sa kanila ko binana ang pinamumunuan kong grupong Writer's Block. Kasama ko rin dito si Nalisa Magtoto, Nick Pichay, Aldin Takanay, Vince De Jesus at lahat ng miyembro noon at ngayon. Sa pelikula, ang pupuntangin kumilala sa potential ko ay si Ellen Marfil. Mula pa Sister Stella L, mga pusang gala, boses, hanggang Lakambini. Salamat sa pagkilala at tulong. Sa Wanna Change Movement, lalo na siyempre sa matalikong kaibigan, si May Panel at si Moira Lang. Sa kabila ng patikos, hindi talaga mauupos ang tanglaw ng katotohanan. Si Hilda Cordero Fernando na nagturo sa akin ang halaga ng mitolohiyang Pilipino sa panahon ng amnesyang dulot ng teknolohiya. Sina Jose Estrella at Herbie Go, hinahanga at hinagalang, kapanalig sa pagtatag ng Virgin Love Fest. Sina Tax Rotapio, Nicky Torres at Clotty Gialogo, na siyang nagpapatuloy nito ngayon. Si Loy Arsenas,
director din ng mga unang pelikula at iba pang dula sa entablado. Ang kaibigan kong si Jackie ang King. Lagi lamang siyang nasa likod ng tabing, tahimik na sumusuporta, hindi matatawaran ng tulong sa akin. At ang mga haliging nagbigay sa akin ng katatagan at dahilan. Ang binuo kong pamilya, taksi sa aking mga agam-agam, kahinaan, pagkukulang, maling akala, isip bata, ngawa, insecurity at kasawian, pinakamatindi kong mga kritiko, ngunit una rin mga karamay. Sila'y aking pinaglaban sa panahong ang sexualidad ko ay isa rin palang pampolitikang atikain. Sina Maynard Manansala, Kiko Bunayasura at ang katulad niyang si Eman Albino at si June Pepito. Ang gawad na ito'y atin. Manaon ko nang iminaksi ang paniniwala sa mga henyo. Nagiging ganap at mahalaga lamang ang kanilang husay sa tulong ng maraming tao. Kaya ang gawad na ito, kung gayoy, para sa aking komunidad na tumanglaw sa ating lahi. Pero yamang nasa akin ang spotlight, ako ang tatanggap. Mula sa aming lahat, bilang pasasalamat, isang awit na sinulat din ng isang awardee sa Tanglaw ng Lahi, si Joey Ayala. Si Doji ay kasama namin sa patatag. Madalas namin itong kantahin kapag noong panahon ng martial law, madalas namin itong kantahin kapag pumanaw yung isang bayani. pero I guess siguro ano rin ito, no? Napaka-relevant sa akin ngayon, pinapagtanaw sa award nito. Awit ng mortal, yun. Ano ang sukat na halaga ng isang buhay? Kayamanan ba o kaya ang pangalan? Ano ang titimba sa rostro o kulang ng katuparan ng nag-ikain at pag-ibigan? May gantimpala, dapat mangasahan upang kumilos ng tama, makatwiran. Saglit lamang ang ating buhay, lamsik sa dakilang apoy, ang bukas na nais mong makita. Ngayon pa ay simulan mo na ang bawat tibok ng iyong puso. Minsan lamang madarama, ito ang kumpas ng ating awit na sadyang may hangganan. May ganting pa, dapat pangasahan
ang ating buhay.